Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na. Aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. D-W-I-Z Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ Regional Integrated News Nationwide. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na! Aba, umaga na! DWIZ Pinoy Gising! Tourism has always been highlighted as one of the most important, traditionally most important areas for which development a critical part of our economic life. In my first State of the Nation address, I had identified the tourism industry to be among the top priorities of this administration, anchoring to the fact that during pre-pandemic times, it contributed 12.9, close to 13% of the country's gross domestic product. Maganda naman ang intention doon sa pagtakda po ng SRT. Pero on the other side naman, yun nga po, matatamaan talaga yung ating mga onion kwan. Actually, masakit sa magsaka natin. Ayaw din ng mga farmers natin na magdurusa po yung mga consumer na hindi din nila kasalanan. Kaya kung naalala yun sana yung ating farmers, saka yung timing po ng desisyon ng pag-angkat ay tama. Mm-hmm. Hindi po masyado magrabyado lahat. Magandang gising. Bango na mga katodos. Ngayon po, I thank God it's Friday! Pebrero a 10, taon 2023. Sa oras po na 2 minuto, makalipas na ang alas 5 na ng morning. Nagbabalik po ang inyong lingkod. Drew Nasino, makakasama po ninyo hanggang alas 5. Hanggang alas 6 po tayo ng Pinoy Gising! At siyempre, silipin na ho muna natin mga katodos ang ilaho sa mga rumaratsyada, mga bumabalandra at mga naglalaki ang po mga isyu, mga balita ngayong thank God, TGIF Friday! BBM, humakot ng bilyong-bilyong pisong investment pledges sa unang araw ng working visit sa Japan! Sa gitna ng walang puknat na pagmamahal ng bilihin mga consumer, pinayuhan ng DTI na magtipid. Kahit ibinaba sa 125 pesos ang SRP presyo ng lokal na pulang sibuyas, mahal pa rin. Mga Pinoy na walang trabaho noong huling bahagi ng taong 2022, umakyat sa 9.6 million batay sa SWS survey. Mga nasawi naman sa lindol sa Turkey at Syria, sumirit sa mahigit 20,000 Pinay na iligtas. At DOH at WHO naghahanda na sa posibleng panibagong pandemya! Pinoy Gising! Lalamang ho yan sa mga mainit po na paksa po ngayong araw ng Quiapo. Ngayon po ay Pebrero at 10 taong 2023. Magandang umaga nga ho pala sa mga kabubukas pa lamang ho ng kanilang mga talapitan at sa mga walang sawa na tumututok po sa atin pong impilan sa pamamagitan ng kanila pong mga radio DWIZ Mega Manila, DWIZ Tagupan at DWIZ Palawan. Kayo din po sa mga kapatid na impilan sa iba't ibang bahagi po ng bansa. At sa mga nanonood po sa Channel 23, yung atin pong digital TV receivers po ninyo, hanapin nyo lamang po kami dyan. Kung meron po kayong mga ABS-CBN TV plus GMA4 the box o kaya iSulit TV, mapapanood po ninyo kami sa digital sa Free TV Channel 23. At sa mga kababayan din po natin sa ibayong dagat, nakikinig, nanonood sa pamagitan po ng internet via Facebook at YouTube live streaming natin, hanapin nyo lamang po yung DWIZ 882. Search nyo po yan, click po ninyo yung bell button, like, share, and subscribe para po kayo makatanggap ng mga notifications mula po sa Impila May Todong Lakas. At syempre, sa atin pong official website, DWIZ882AM.com.
O siya, sige, bago tayo magtungo sa detalye o mga balita, ay silipin ho muna natin ang ilang pong mga, ito, mga pag-uulat ho mula ho sa labas ng impilon. Security screener na kinilig, as in kinilig sa pagkapkap sa isang K-pop group, suspendido habang nagsasagawa ng investigasyon. Ang detalye mula kay Patrol 45 Raul Esperas. Pansamantala munang sinuspindi ng Office for Transport Security o OTS ang babae na security screener na siyang nag-viral matapos na ito ay kiligin ng kapkapan ang miyembro ng Enhypen Korean Pop Group. Sangayon sa Office for Transport Security, unprofessional nga ang kanyang ginawa ng kanyang kapkapan ang mga miyembro ng Enhypen K-pop at hindi naman tama ang kanyang ginawang pagkapkap at tila meron pa anyang pagchancing sa mga minor de edad na miyembro ng Enhypen. Game pa man, hindi kumbinsido ang Office for Transport Security sa paliwanag na ginawa ng airport security screener kung kaya't habang sinasagawa ang investigasyon ay pansamantala muna itong sinuspindi. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ayan, narinig ko ninyo ha, yung mga K-pop group pala yan, grabe. Nakita ko yan, Kuya Fred eh. Ha? Ganyan din ba gagawin mo? Di ba tayo eh, kapag lalaki ko magpap eh, may ano agad eh, sasampalin agad eh. Eh, yun, hindi eh. Nagulat ako yan. Because, grabe naman si ate, kung makakapkap, may, parang may kon... Grabe. O siya, sige. Salamat na Patrol 45, Raul Esperas. Dako naman ho tayo sa isa pang pag-uulat. Mayhan Gardens sa lungsod ng... Ito maganda ito, Kuya. Mayhan Gardens sa lungsod ho ng Maynila. Hindi ho ito gagawing motel. Binuksan ho ito para sa Valentine's Day. Ang detalye mula kay Patrol 5, Kuya Aya Yupanko. Go, ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila, ang Mayhan Garden na ginawang theme park para sa Valentine's Day. Inimbitahan ni Manila Mayor Hanil Acodapangan ng publiko na bumisita sa Maynilove sa Mayhan Garden Ermita na sinimulang buksan noong February 3 at magtatagal hanggang February 17 mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Ang admission sa Maynilove sa Mayhan Garden ay walang bayad, libre ito. At ang mga bibisita sa venue ay masisiyahan sa fine dining experience sa murang halaga. Ang maganda pa sa Maynilove ay may mga booth na nagbebenta ng street foods, may live performers at Instagrammable spot. It is Patrol number 5. Bye, Yupanko, para sa MPN Maytod ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! O yan, narinig ko ninyo, Maynilove pala ang tawag dyan. Ay, hindi ho sa Lagusnilad kayo mag-aat. Sa ilalim ho yun. Ha? So, yan. Maya-maya ho ay... mahal ho kasi ang presyo ng bili. Ang tanong ho ba, ano ho ba ay re-regalo ho ninyo sa inyo pong mga mahal sa buhay, ang inyo pong mga nobyo, mga nobya, sa gitna nga ako ng nagmamahalan, mga nagtataasan, at mga yun na ho yun. Yung mga nagmamahalan pong mga bilihin, presyo ng cake, gulay, kung ano-ano pa mga katodos, sibuyas, chocolate rin. Sige, may tinapay pa pala mga katodos yan. Oh, kanina nabanggit ho natin cake. Mamaya pag-usapan ho natin kabilang ho itong tinapay sa mga nagmahal. No? Nagmahal po ng lubusan subalit iniwan po ng tuluyan. Yan po ang kwentong tinapay. Eto, silipin ho muna natin mga katodos ang ilang pong detalye ng mga mainit na pagsama mga balita ngayong araw ng 3GIM!
nakuha po si Pangulong Bongbong Marcos ng bilyong-bilyong pisong alaga ng investment pledges mula sa mga kumpanya sa Japan na gumagawa ng mga semiconductors, electronics at wiring harness. Good news ho ito. Ayon sa economic team ng Pangulo, inaasang lilika ito ng mahigit 10,000 trabaho para sa mga Pilipino. Sa pagpupulong, nangako ang mga negosyanteng Hapones na plano nilang palawakin ang kanilang operasyon sa Pilipinas. Mababatid malalaman ang aktwal na halaga ng investment commitment sa isa sa gawang signing ng letters of intent ng mga Japanese companies. Sa kanyang talumpati, ipinahiwatig naman ni PBBM na hangad niyang maging regional hub na mga printer, wiring harness at iba pang electronic goods ang ating bansa. Kabilang naman sa mga dumalo sa meeting, ang mga matataas na opisyal ng Japan Aviation Electronics Industry, Yazaki Corporation, Yokowo Manufacturing of the Philippines, Sumitomo Electric Industries, marami ho dyan, at Brother Industries, at pati ho Seiko Epson at Nidec Shimpo Corporation ho yan. Dyan ho yan sa Japan. At news ho yan para ho sa atin ho mga kababayan, para ho sa mga mga 10,000 manggagawa na makikinabang ho dyan po sa investment pledges ho ng Japan. Ibinungkahi naman po ni Pangulong BBM ang pagsusulong ng educational tourism sa pagitan ng Pilipinas at Japan na nakatutok sa pagpapalitan exchange student ho ito at professional sa mga institusyon na may kinalaman ho sa turismo. Sa isang roundtable meeting kasama po, kanina narinig ho ninyo si Pangulong BBM, ang sinasabi ho ni Pangulong Marcos, inaanyayahan po niya ang mga Japanese students na mag-aral ho ng Ingles dito ho sa ating bansa. At yan po mga Japanese students din ho na yan, hindi lamang ho magiging exchange student yan. At siyempre, makakahikayat din po sila ng mga turista, mga Japanese tourists dito po sa atin pong bansa. Sa ilalim ho ng kanyang administrasyon, sinabi ni Pangulong Marcos na ang industriya ay hindi lamang nakatuon sa trabaho nito bilang isang promotion arm ng gobyerno, kundi maging sa pagtiyak na magiging maginhawa, konektado at pantay-pantay ang biyahe para sa mga mananakay, gayon din sa mga mamamayan na naninirahan at nag-iingat. Naninirahan sa mga mahalagang destinasyon, mga tourist destination dito po sa Pilipinas. Sa iba pa rin paksa ho ng mga balita sa oras na 12 minuto makalipas ang 5 ng morning. Pinoy Gising! Ito ko tayo mga katodos sa presyo ng mga bilihin sa kabila nga ho ng samot-saring reaksyon mula ho sa mga consumer ay nanindigan ng gobyerno sa panibagong dagdag presyo sa ilang pangunahing bilihin. Nilinaw ng Department of Trade and Industry na kailangang ipatupad ng price adjustment upang hindi magsara ang mga negosyong matagal nang humihiling ng increase. Aminado si Trade Undersecretary Ruth Castelo na ikinonsidera nilang banta ang pahayag ng mga manufacturer na magbabawas ng produksyon, empleyado o magtigil ng operasyon. Hindi anya nila nais mawala sa merkado ang mga produktong abot kaya ng masa, kaya't pinagbigyan ang hirit ng manufacturers na price hike. Sa ngayon ay wala umnong magawa o magagawa tayong mga consumer kundi ang magtipid. At pagkasyahin daw ang sweldong hindi daw makahabol sa pagmamahal ng mga bilihin. Humingi naman ng dagdag presyo ay ng paumanhin at pangunawa si Castelo sa publiko kasabay ng pagtiyak na hindi lahat ng bilihin ay nagmahal bagkos may ilang produktong hindi gumagalaw ang SRP o yung suggested retail price simula noong Agosto. 76 na basic items ang pinayagang magtaas presyo ng DTI, kabilang na ho ang ilang brand ng sardinas, corned beef, instant noodles, tinapay, kape at gatas. Pinoy Gising! Kante pa rin ho niyan mga katodos, hindi daw ho mapipigilan
ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin hanggat patuloy ang labis na pagdepende ng Pilipinas sa mga imported raw materials. Ito ang inamin ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association o PAGASA President Stephen Kua sa panayam ni DWIZ Anchor Lakay Rolly Gonzalo kaugnay sa panibagong price increase na ipinatupad ng Department of Trade and Industry sa ilang pangunahing bilihin. Ayon kay Kua, hindi naman nakapagtataka o nakagugulat ang hirit ng mga manufacturer na dagdag presyo lalo't nagkahigpitan ng supply ng raw material sa mga bansang pinagkukunan ng Pilipinas. Bago gunit ang inaproba ng DTI, ang 50 centimos hanggang 2 pisong price increase sa 76 na basic necessities and prime commodities. So may depende lang tayo sa imported, no, karamihan, imported ng raw materials na natural. Kapag medyo pahirapan ng shipping, dahil may conflict abroad, no, sa dalawang bansa ng Russia at Ukraine, no, dahil sa kakulangan ng raw materials, no, there are countries like India na hindi na muna mag-export ng rice para pakain. Kainin na muna yung mga kanilang population, no? So yan mga regular na suppliers natin. Kapag nag-stop sila ng pag-supply sa atin, natural, kukuha tayo sa iba, maaaring mas mataas ang kuha dahil yun, umasa lang tayo sa imported. Lagi po yan ang payag ni PAGASA President Stephen Kua kahapon ho yan sa panayam ho na Lakay Rolly Gonzalo sa Broadcasters Forum kahapon. Tiyak na iiyak, sigurado daw iiyak dahil tiyak na iiyak, hindi ho dahil sa masakit sa mata ang sibuyas, kundi dahil marami raw pong mga magsasaka ang malulugi o mga onion farmer sa ipinatupad na 125 pesos suggested retail price o SRP sa imported nga ho ng sibuyas na ipinatupad ho yan ng Department of Agriculture simula ho yan noong Miyerkules. Ito ang inihayag ni dating Agriculture Secretary at ngayon Federation of Free Farmers Cooperative o FFC Chairman Leonardo Montemayor. Ayon kay Montemayor, kapiranggot o wala nang kikitain ang mga lokal na magsisibuyas, lalo't malaki ang kanilang ipinuhunan sa pagbili ng binhi at pataba. Recently, malakas ng ulan. Mm-hmm. So, nagmahal din ang pataba, pati mga pesticides, pati labor cost. Yun naman. Marami pong tumaas eh. So, ganyan po na palaging, lalo na pag harvest time, na, nasa mm-hmm. pa din kasi yung importasyon sa kwan eh, halihan eh. Apo. Yan pong 200 pesos na yan, for example, sa Nueva Ecija, ang full swing yan, milk of harvest will be March. At saka na po, babagsak po yan, baka bumaba po ng 100 yan. Aw, pagdating po ng Marso. Mm-hmm. Lugi-lugi mm-hmm. na po yung ating mga farmers. Aminado ang dating kalihim na magulo ang kalkulasyon ng DA sa SRP at bagaman maganda ang layunin nito, hindi naman maganda ang pagpasok ng imported na sibuyas na isinabay pa sa pagsisimula ng anihan. Magulo po ang sitwasyon. Oo po, tama po yan. Maganda naman ang intention doon sa pagtakda po ng SRP. Pero on the other side naman, yun nga po, matatamaan talaga yung ating mga onion kwan. Actually, masakit sa magsaka natin. Ayaw din ng mga farmers natin na magdurusa po yung mga consumer na hindi din nila kasalanan. Kaya kung naalala yun sana yung ating farmers at yung timing po ng desisyon ng pag-angkat ay tama, hindi po maano, masyado magrabyado lahat. Yan po ang tinig ni FFFC Chairman at dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor sa panayam huyan ng DWIZ! Pinoy Gising! Ako talagang hindi ho kagandahan ng umaga, hindi kagandahan ng gising dahil nga po sa mahal at mataas ho na presyo ng mga bilihin. Puro pataas, walang kwenta. Ha? Sabi niya, no? Ni Benedict Arcilia. Yan si Gary Ramos. Nako, magandang umaga from Malabon City. Linlin Araneta, happy weekend! Ha? Nako, Susan Jeronimo, blessed Friday morning. At si Mercy Narciso, good morning din. Kuyang Nelson Malinaw, talagang pataas. Pataas daw ng pataas, parang espageti. Pataas ng pataas. Ang tanong kung kailan ho pababa ang presyo anong mga bilihin. Kung bababa pa nga ba? Ha, biruin mo ha. Ang presyo ng lokal na pulang sibuyas, unahin muna natin yung lokal na pulang sibuyas mga katodos, lalo ho sa ilang po pamilihan dito ho sa Metro Manila. Mahal pa rin po kahit nagpatupad ko ang Department of Agriculture ng tinatawag po na SRP o yung suggested retail price na 125 pesos. Naglalaro po, actually iba-iba ho ito ha.
ang presyo, depende ho doon sa mga pamilya, depende ho sa mga lungsod, sa mga lugar ho ninyo. Kagaya ho sa may QC, NEPA, NEPA Q-Mart, sa may Kamuning, Balintawak. Ang lokal ho na pulang sibuyas, sinasabi ho dito na sa pag-iikot po ng DA, sa monitoring po ng Department of Agriculture, nasa 200 hanggang 300 pesos po ang kada kilo. Ito po yung price range, ito pong lokal na pulang sibuyas. So, bukod ho dyan, ito pa, syempre, bawang, mahal din ho ang bawang, mga katodos. Ang, ito, hindi pa ho nakukumpleto yung bahay ko, mga katodos. Ang bawang, sibuyas, pati ito. Ang sinasabi naman ho ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yung galunggong, yung local ho na supply naman ho ng galunggong, posible daw hong bumaba sa mga susunod pa na buwan. Buwan pa, ilan pa hong linggo ang atin pong hihintayin bago ho natin maramdaman itong pagbabanga ho ng presyo nito naman hong galunggong. Tayo rin po ay nag-i-import ng galunggong o yung tinatawag po na Gigi. Yung closed fishing season po, o closed fishing ban, ay yung fishing ban po, inalis na ho yan sa may Zamboanga nito pong Enero at 31. So ang sinasabi ho ng BIFAR, possible ho yan, maramdaman ho by first week of March yung mababahong presyo ng galunggong. So antabayanan din ho natin yan, kasi ho ang nung araw yan ho ang galunggong ay isda ho para sa mga tama ba yung Kuya Fred, para sa mga mahihirap. Ewan ko ngayon, pahirapan na rin bumili. Ha? Ano kinakain mo? Butete. Ano? Butete? Grabe ka naman. Huwag naman ganon. Bukod ho dyan, mga katodos, presyo, karne, pati manok ko, mga katodos. Talagang ganon ho talaga. Magtitipid talaga tayo. Diba? Jaylon, yan talaga ang gagawin mo. Mumtas. Magtitipid. Magtitipid hanggang sa magtipid. Wala na titipirin. O siya, sige ho. Pagpatuloy ho natin ang balitaan ngayong araw po na ito ng Friday. Nasa 10.6 na milyong Pilipino ang walang otrabats, wala hong trabaho. Ibig sabihin, dabam noong huling bahagi ng taong 2022. Batay sa isinagawang Social Weather Station, so SWS survey, noong December 10 hanggang 14, aabot sa 21.3% o 9.6 million ang joblessness rate ng adult labor force. Ito ho ay 45.2 million yung labor force ho natin. Kumpara ito sa jobless rate na 18.6% noong Oktubre at 20.8% noong Hunyo. Sa makatwid, tumaas po ang mga bilang ng mga tambay. Karaniwan ng mas mataas ang resulta ng joblessness survey ng SWS sa pinagsamang unemployment at underemployment rates na o sa 4.3% unemployment rates na inilabas ng gobyerno sa pamamagitan ng Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Nito lamang Miyerkules ay inanunsyo ng PSA na bahagyapong tumaas ang unemployment rate sa 4.3% noong Disyembre kumpara sa 4.2% noong namang Nobyembre, habang humupa sa 12.6% ang underemployment mula sa dating 14.4%. Sa iba pa rin paksa ho ng mga balita! Sinoy Gising! Eto, sige ho, para ho sa mga kababayan ho natin dyan sa Turkey. Naku, mag-iingat ho kayo ha. Lalo na ho doon sa may bahagi po ng mga lugar ho na nilindol, niyanig ho ng malakas ho na lindol, magnitude 7.8 ho na lindol sa Turkey. Mag-iingat ho kayo. At meron ho pala actually oras ho ito sa kanila, no? Kagabi, no? Yung meron ho Pinoy na na-recover. Buhay ho siya, mga katodos. Ito po ay babae. Kinumpirma ho ng Philippine Embassy sa Ankara, Turkey na meron po na iligtas ho itong si Caroline Sengis. Siya po ay isa lamang doon sa dalawa po na nasugatan
at na-recover mula ho dyan sa mga gumuhupong gusali sa Turkey. Personal po na pinangunahan ni Ambassador Maria Elena Algabre ang initial mission nila para ho bisitahin ito ho mga apektadong lugar para naman ho mamahagi ng tulong at alamin ho ang sitwasyon ng mga kababayan ho natin mga Pinoy dyan ho sa Turkey. At ito hong si Sengis ay patulog pa lamang ho sila ho ng kanya hong asawa. Ang kanya hong asawa at Turko rin. Nung mangyari po itong pagyanig, tumakbo umano sila ng kanilang pamilya sa 3rd palapag nang matigil ho ang pagyanig pero bumagsak daw ho yung kanila hong building. Umaasa naman si Sengis na buhay pa ho ang dalawa pa niyang Pilipinong kaibigan. Kaya pala, una nang inihayag ni Algabre na nasa 248 Pinoy ang apektado ng naturang lindol. Samantala, 4 ho na Pinoy ang pinaghahanap pa ho ng mga otoridad. So umaasa rin ho tayo, tayo po ay patuloy na mananalangin para ho sa kaligtasan ho ng mga kababayan ho natin dyan ho sa Turkey. And speaking of Turkey mga katodos, nakakalungkot ho na balita sapagkat umakyat na nga ho sa mahigit 21,000 ang nasawi dyan ho sa malakas na lindol dyan po sa Turkey at Syria. Pinakamarami po sa Turkey, may halos 18,000 na po habang nasa 3,300 po sa Syria. Kinumpirma ng Turkish Disaster and Emergency Management na mahigit 77,000 na ho ang nasugatan habang hindi pa humabatid kung ilan ang natrap o yung mga nasa ilalim po, mga gumuhuhong gusali, bahay at istruktura. Tinaya naman ng Syrian government sa 7,000 ang nasugatan habang nagpapatuloy po ang search and rescue operations sa hindi pa humabatid na bilang ng mga natabunan sa mga napinsala o mga gumuhupong gusali. Samantala, bukod ho sa Pilipinas, ay kabilang din po sa nagpadala ng rescue team at humanitarian contingent ang China, Algeria, Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Greece, India at Israel. At babalik ho tayo para sa ilang pa ho mga karagdagang mga balita at mga pag-uulat. Dito pa rin po sa Himpilang may todong lakas. Oras ho natin, ganap na pong 5:27. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. D-W-I-Z! Pinoy Gising! Alright, tayo pa nagbabalik dito pa rin po sa Pinoy Gising sa oras po na 5:31 in the morning. Ngayon pong TGIF, ngayon po ay Quiapo Day, Pebrero 10, 2023, apat na araw ho bago sumapit ang araw ng pagmamahalan ng araw ho ng mga puso. Sahod ang inaabangan ng iba. sahod ho yung inaabangan ng iba. Good morning. Ang gusto ho, ayaw daw ho nila ng, yung ibang lalaki, ano ba, flowers ba? O chocolate? Sibuyas na lang siguro. Tinapay, pwede rin, yung lamp. Parang ibang flower yan. Tinapay. Huwag na natin ituloy. Baka saan pa tayo mapunta kung ano yung ibang kinakain. Pagkain na lang. At para ho pag-usapan ho na, pagkain din ho mga katodos. Ang pag-uusapan din ho natin maya-maya. Dahil tinapay ho. Tama-tama ho. Umaga-umaga. Pandesal. Ewan ko kung paano bang magiging sistema ng pandesal. Tsaka palit ng palit na rin ng pandesal nito. Siguro, malamang. Oh. Alala, yung mga pandesal na inipit, yung ipit na ipit, talagang isang subo na lang mga good morning po sa mga panadero ho ngayon na nagkakamot-kamot din ho ng kanila pong ulo kung paano po nila pagkakasyahin din yung sa mga nagtitindarin ho ng Topsy, nagtitipid din ho sila. Talaga, totoo, lahat ho tayo nagtitipid. Gary Ramos, pinakamurang regalo, love letter na lang ho. Ngunit pinakamahalaga po ang nilalaman ng salita. Original, lagyan ng design ng puso at bulaklak. Sobre lang ang bibilhin, sealed with a kiss by Everly Brothers. Yan, sabi. Roderick
Largosa, good morning. Binabati daw niya Largosa family and Canarias sa Mangaway, San Andres, Catanduanes. Live po kayo sa FB. Marami hong salamat, mga katodo. Si Jaylon, ho, nakikinig, nanonood ho sa atin. Ay, nako, si Ian Barbas, ganun ho talaga. Magtipid, magtipid. Opo, bawasan din po ang jowa. Ay, bawasan din ho ang ano, gastos. Ha? Dahil kung maraming jowa, maraming gastos. mga SP, ay SP, for, mga lespo, yan, baka nagtitipid na rin sila. Sige, good morning sa mga nanonood po sa atin sa YouTube. Ha? Magandang umaga po sa inyo. Mga katodos po natin dyan po sa Ibayong Dagat, sa US of A. Ha? Good morning din. Si Kuya Nelson pala, nasa East Coast po yan. Ha? Ngayon ho ay ano sa kanila, ano pa lang, Webes pa lang pala sa kanila. Okay na ba? Okay na ba? Baka nagmamasa pa ito ng tinapay. Sige, silip po muna tayo, mga katodo, sa ilang pong mga balita ho kayong pong araw na ito ng Friday! Pinoy Gising! Nag-aanda na po ang Department of Health sa posibleng panibagong health crisis. Meron na naman silang pinaghahandaan. Kabilang sa binabantayan ng DOH, ang H5N1 avian influenza o bird flu na iniulat ng World Health Organization na naipapasa na sa mga mammals. Gaya ho ng mga aso, baboy at oso. Sa kabila nito, pinakalma naman ng WHO ang publiko dahil sa ngayon ay maliit pa rin umano ang posibilidad o bantang makahawa sa tao ang bird flu. Ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, noong isang taon ay pinulong na nila ang Interagency Committee on Environmental Health. Nilinaw din ni Vergere na wala pa silang naitatala sa bansa na kaso ng avian influenza sa tao. Batay sa datos ng WHO, ay mayroon ng 868 cases ng H5N1 sa tao sa 21 bansa. Pero mahaba ho yung ano nito. Matagal-tagal hong panahon. Simula ho noong January 2003 hanggang November 2002. Meron hong 9 na taon na span. Sa nabanggit ho na bilang, 457 ang namatay. Kaya't nakapagtala ho ng 53% fatality rate. Good morning kay Philip Doliete. Kawawa naman kaming magsasaka. Parang walang kwenta ang farm to market road. Mura pag kami magbenta. Pag namalengke, ubod ng mahal ang mga bilihin. Dahil ho kasi yan sa middlemen. Richie Fumar, good morning din ho sa inyo, mga katotos. Happy Friday, Esther Lee Quintos, ha, mula ho dyan sa Texas. Oho, sa Texas, USA, hindi ho yan sa Sabungan. Ha? Good morning ho sa inyo, mga taga US of A, at kay Roberto Briones, mula ho dyan sa Caipombo, Santa Maria, Bulacan. Samantala, sa iba pa hong paksaho ng mga balita ngayong Friday, taloy naman ho tayo ng trapiko, mga katotos. Inaasahan po, inaasahang sisikip ho ang daloy ng trapiko lalo sa Metro Manila kung pagbibigyan ng LTFRB ang mahigit 100,000 TNVS unit na pumasada. Abay, dapat daw humunang i-accredit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga bagong Transport Network Vehicle Service o TNVS companies at isabatas ang panukalang motorcycle taxi bill. Yan ho ang panawagan ni Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP President Attorney Ariel Inton sa LTFRB bago magbigay ng prangkisa sa 100,000 ahong TNVS units. Ayon kay Inton, na dati ring LTFRB board member, bagaman unti-unti lang ang pagdaragdag ng unit, posible naman itong magdulot ng pagsisikip ng daloy ng trapiko lalo nga ho sa Metro Manila. Ang limit ng TNVS at ito hindi pa nasasagot ng LTFRB, 60,000 units. Ang 100,000 ay new slot, sabi. Bagong slot. So it's like adding 60,000 to 100,000. Oh, so you're adding 100,000 units sa traffic. Sa sino man nagsabi yun? Kasi pinag-aaralan kasi yan eh, kung ilan dapat yun dinadagdag na unit. Opo, opo. May pag-aaral na ba? Bakit 100,000 ang papayagan? Kung bala
Tinatalak naman anyang damihan ang mga motorcycle taxi units na tumatakbo sa pilot test. Dapat muna itong pag-usapan sa Kongreso at Technical Working Group. Ipinunto na ito na mas mainam din na hintayin munang matapos ang investigasyon ng Kongreso sa issue ng pag-acquire ng Grab sa MoveIt bago maglabas ng memorandum circular ang LTFRB. Sa motorcycle for hire, bago po tayo mag-isip ng pagdagdagan ng units, ipaalam po natin sa technical working group yan. At sa Kongreso, kung saan nagkakaroon po ng pandinig ukol sa acquisition ng Grab sa MoveIt. Yun sa NTFRB, matapos lang po muna yun, magkaroon muna ng desisyon ng NTFRB dun sa alleged overcharging ng Grab, saka yun hinihingi po ng grupo namin na magkaroon ng parameters. Unfair search. Pagkakas noon, then we can say na napag-aralan natin lahat. Hinay-hinay lang po tayo. Yan po ang tinig ni LCSP President at dating LTFRB Board Member, Attorney Ariel Inton sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Naglunsad naman ng OFW Tulong at Servisyo Center sa isang mall ang Parañaque City, natutulong para ho sa mga panawagan at problema ng mga OFW. Layo nitong mapagaan ang proseso ng mga OFW lalo na pagdating sa kanilang mga papeles sa Ibayong Dagat. Ang one-stop center ang tutulong para pag-isahin ang mga serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na siyang kailangan ng mga OFW na magtatrabaho sa ibang bansa. Tutulungan din ito ang mga pamilya na mga OFW na pagkalooban ng iba't ibang serbisyo kabilang na nga po ang pagpapa-ospital, burial, medical assistance at scholarship. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Magzino, kapartner din ho, katuwang din ho ng programa ang Public Attorney's Office para magbigay ng free legal assistance online at Supreme Court bilang lawyer, bilang abogado ho para sa mga OFW na wala hong legal counsel o wala hong sapat na kakayahan para ipagtanggol ang kanila hong sarili laban ho sa mga kaso. Bukod pa rito, naglaan din sila ng libreng training sa Servicio Center na inalaan din ho para ho sa mga OFW. Nailigtas sa gitna ho ng kapahamakan ng mga pasaherong sakay ng isang bus dyan ho yan sa Tuguegarao City sa Cagayan. Ito'y matapos ma-stroke ho ang driver ng bus habang nagmamaneho sa gitna ho ng kalsada kung saan agad na, ho, agad na sumaklolo ang isang home police. Dapat yung nagaling ho sa Maynila ang sasakyan at papunta sana sa Tuguegarao nang maganap po ang aksidente at saktong sakay ho nito si Senior Master Sergeant Roland Gakal na nakatalaga ho sa Dinapige Police Station sa May Isabela. Ayon kay Gakal, nanginginig, bumubula ho ang bibig nito hong driver matapos umanong mahilo dahil lang para mawalan ho ng kontrol sa manibela. Dito na ho napilitang imaniobra ni Gakal ito hong bus upang maiwasang humabangga ang kasalubong ho na sasakyan. Bumangga ho sa likuran ho ng isang bahay ang bus kung saan nasugatan ho ang driver habang swerte naman ho nakaligtas at wala hong naitalang mga nasugatan na mga pasahero. Iba pa rin ang mga balita, inabsuelto ng Sandigan Bayan sa kasong panunuhol, bribery at dating kongresista at ngayon po ay mayor ng Muntinlupa City na si Rufy Biazon. Dapat din na naharap sa direct bribery case na may kaugnayan ho sa 10 billion peso pork barrel fund scam si Biazon dahil lang para humagain ng motion to dismiss ang kanyang kampo na inaprobahan naman ho ng korte. Dapat din na ibinasura ho ang kaso dahil wala hong matibay na ebidensya sa spekulasyong o akusasyon tumutukoy ho kay Biazon. Batay ho sa prosecution, ginamit umano ng dating alkalde, si dating Energy Regulatory Commission o ERC Chairperson Zenaida Ducot upang mangolekta ng komisyon sa naging transaksyon nila sa non-government entity na pag-aari ng negosyanteng si Janet Lim Napoles. Matatandang inakusahan din si Biazon na tumanggap ng 1.95 million pesos bilang komisyon sa kanyang discretionary fund na idinaan umano, pinadaan, pinalusot sa Philippine Social Foundation Incorporated na pag-aari rin umano
ni Napoles. Samantala, ako eto ho ha, mag-iingat ho kayo mga katodos, lalong-lalo na ho yung mga kababayan ho natin na nag-aalmusal po ngayong araw po na ito, kumakain ho sa iba't iba pong mga, yan, sa mga karinderya, sa mga tapsiyan, mga lugawan at sa kanikinilang mga bahay. Umabot ho sa 192 katao, kabilang na ho ang ilang bata, ang tinamaan ho ng gastroenteritis. Diyan ho yan sa may bayan ho ng Valle Hermoso, Negros Oriental. Ayon kay Dr. Lilian Estacion, Acting Provincial Health Officer, nang nasabi hong lalawigan, naka-aalarma na ho ang ganito hong sitwasyon sa nasabi hong lugar. Sinabi ni Estacion na ginagawa na ho ng paraan sa pamagitan ng pamamahagi ng jerrycans at water filtration tablets sa lugar. 5 katao naman ang binawian ho ng buhay dahil din po sa gastroenteritis. Pinoy Gising! At babalik ho ang Pinoy Gising makalipas lamang po ilang mga paalala. Oras 5:45. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. D-W-I-Z. Pinoy Gising! Alright, huwag naman natin patagalin mga katodos. Tayo po ay magtungo na ho sa mga balita ho mula ho sa mga probinsya. Ronda, probinsya. Lalawigan ng Bataan, alamin ho natin ang idedetalye mula dyan sa naturang lalawigan. June Bringola, magandang morning. Kaya ganda nga morning, sumalalim sa masinsinang pag-asanay ng kaalaman at physical na kakayahan ang mga kapulisan ng Authority of the Freeport Area of Bataan ng APAB sa isinagawang solo officer response training ng SBMA Law Enforcement dito nakaraang mga ilang araw. Ayon dito kay Engineer Emmanuel Pineda, Administrator ng Freeport Area of Bataan ng APAB, mahalaga ang kasanayang dulot ng nasabing aktibidad upang maging wasto at mabilis na matugunan ang mga hindi naasang insidente ng pamamaril sa pamamagitan ng application ng iba't ibang tactical approaches at ng nararapat na responder mindset. Ayon pa rin kay Pineda, kabilang sa mga pangunahing prioridad ng APAB ang pagpapaigting ng kahandaan nito sa anumang uri ng emergency, gayon din ang mahusay na pagdugo ng mga ito upang mapanatili ang kaligtasan at kayusan sa Freeport Area of Bataan at maprotektahan dito ang mga magagawa, gayon din naman ang mga investor. Ronda Patrol, Junong Bringola, para sa Simpira Metodo Lakas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Salamat si June Bringola mula ho dyan sa lalawigan ng Bataan. Tayo naman po ay eto sa Central Luzon pa rin ho tayo. Alamin naman ho natin ang detalye kay atid ni Johnny Gole. Maganda morning, Kuyang Johnny. Yes, Drong, magandang umaga. Tutulong daw itong Zambales Provincial Government sa grupo nitong mga mangingisdang nagmamayari nitong payaw o itong tinatawag nilang aggregating device na sinagasaan ng isang Hong Kong-based cargo vessel dito sa open sea sa baybaying dagat na sakop nitong Masinloc sa lalawigan ng Zambales noong January 17. Ito ang sinabi ni Zambales Governor Hermogene Sigdanig sa katatapos na deliberasyon na tungkol sa usapin na sa kompensasyon na hinihingi nitong mga apektadong mangingisda na kulang sa 1,000,000 piso ang halaga. Sa nasabing pagbiniga, inilahat ng grupo nitong New Masinloc Fishermen's Association na sa pamamagitan ng kanilang Pangulo na si Leonardo Quaresma ang mga danyos sa pinsalang idinulot nga nitong nasabing trahedya. Wala namang nasaktan sa nasabing insidente maliban sa payawan na pag-aari nga nitong mga nasabing samahan ng mga mangisda sa Zambales. Bagamat inamin ang kapitan ng barko na naghahatid nitong karbon o coal na panggato nga para sa Masinloc thermal plant sa nasabing bayan ng insidente. Ngunit nasa 150,000 pesos lamang ang nais bayaran ng kumpanya. Ayon dito kay Igdani, nakahanda ang provincial government na bigyan ng legal fee itong mga mangingisda laban sa kumpanya at sa barkong SC Glory kaugnay nga sa damage claim ng grupo sa isinagawang pagdinig sa sanggunyang panlalawigan ng Zambales. Hindi lamang ngayon nangyari ang ganitong trahedya kundi maraming disease na. Ang mga naunang insidente daw ay hindi na naire-report dahil agad na itong inaayos ng kumpanya. Ang pagtatayo nila nitong nasabing device sa open sea o itong payaw
ay inutang din ng grupo ng mga mangingisda sa gobyerno. Kaya interesado dito yung provincial government na tulungan itong mga apektadong mangingisda sa kanilang laban sa naturang kumpanya. Ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole. Para sa Impilang Ito Dulakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat si Johnny Gole mula ho diyan sa Central Luzon. Meron na lamang tayo 8 minuto bago sumapit ang grapho na alas 6 na ng morning! O ito ho, ihabulo natin ang ilang pong mga issue, mga balita ho ngayong araw po na ito ng Friday. Nagkasundo ho ang PNP, Philippine National Police at Indonesia upang mas mapalawak ho ang ugnayan at malabanan para humalabanan ng transnational crime at terorismo. Bunga ito ng isinagawang pulong ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. kay Indonesian na Police Brigadier General Amur Chandra Huli Buwana, ang sekretaryo ng NCB Interpol ng Indonesia, Interrelations o International Relations Division ng Indonesian National Police. Bumuo sila ng mga paraan para ho sa paggawa ho ng mga iba't ibang operasyon gaya ng pagsasagawa ng hot pursuit operations sa territorial waters ng Indonesia at ng Pilipinas. Alamin ho natin mga katodos kung ano ho ba ang magiging lagay ho ng panahon, kung magtutuloy-tuloy pa rin ho ba itong nararanasan ho natin, araw, biglahong bagyang lalamig. Sa kabilang linya na ho natin, si Ginoong Patrick Del Mundo mula ho dyan sa Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa, Patrick. Magandang umaga po, Sir Drew, at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan ay wala naman tayo namomonitor na low pressure areas loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman nananatiling mababa pa rin yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng ating PAR sa mga susunod na mga araw. At sa ngayon ay patuloy yung pag-iral ng northeast monsoon, yung hanging amihan sa bahagi ng Luzon na siyang nagdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region at ng Quezon. Samantalang sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, magiging bahagya maulap hanggang sa maulap yung kalangitan, generally for weather conditions, at may mga chance lamang na mga mahihinang pag-ulan o pag-ambon, dulot pa rin yan ng hanging amihan. At dito naman sa bahagi ng Visayas, Mindanao at sa may southern portion ng Palawan, inaasahan natin magiging maliwalas din ng panahon, ngunit may mga chance na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. At sa ngayon ay wala naman tayo nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa, kaya naman malaya pa rin makakapalaot yung ating mga kababayang mga isda. At may maliliit na sasakyang pandagat, iba yung pag-iingat lamang sa mga papalaot sa may baybayin ng extreme northern Luzon at sa lahat ng silangang baybayin ng ating bansa kung saan maaari pa rin makaranas ng katamtaman hanggang sa matataas na pag-alon, dulot yan ng hanging amihan. At sa mga susunod pang mga araw, generally fair weather conditions pa rin sa buong weekends dito sa buong bansa at may mga chance lamang na may hihinang pag-ulan sa Luzon dahil pa rin sa hanging amihan at may mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Visayas at Mindanao dahil naman sa mga localized thunderstorms. Samantalang pagdating naman ng araw ng Lunes ay maaaring merong mabuong low pressure area sa may silangan ng Mindanao na maaaring magpaulan dito sa bahagi, sa silangang bahagi ng Mindanao sa araw ng Lunes at sa araw naman ng Martes ay maaaring maulanin na rin yung buong Mindanao. At sa mga at sa lagay ng ating temperatura sa Metro Manila 22 to 32 degrees Celsius, sa may Baguio City ay 15 to 25. Sa may Tagaytay, 20 to 29, Metro Cebu, 25 to 30. Sa may Metro Davao naman ay 24 to 31 degrees Celsius. Patrick? Yes po. May amihan pa ba? Yes po, patuloy pa rin po yung ating yung pag-iral ng hanging amihan at inaasahan pa rin natin na hanggang next week ay magpapatuloy pa rin yung pag-iral ng hanging amihan. Pero mahina, mahina. Sa ngayon po ay medyo may kahinaan po yung hanging amihan, although sa inasan po natin na by February 14 or by Tuesday next week ay maaari pong magkaroon uli ng pinabagong bukso ng hanging amihan. Oh, ganun, parang may ano pa yan, may pahabol pa siya, ganun? Tama po, tuwing gantong panahon po, tuwing February, nagkakaroon pa rin po tayo ng mga pagbukso-bukso ng hanging amihan. At bago pa po mag-transition at tuwing... usually nangyari po yung ating pag-terminate ng hanging amihan sa buwan ng Marso. So, yan na, papasok na tag-init. Tama po. Sa buwan po ng Marso, maaari pong pagka-terminate ng hanging amihan ay unti-unti nang init yung ating panahon. Okay. Sige, maraming salamat, Patrick Del Mundo, mula dyan sa Pag-asa.
Magandang umaga sa inyo dyan. Alright? Wala na ho tayong oras, mga katodos. Tayo po ay pansamantala magpapaalam na. Ngayon pong thank God it's Friday morning. Ngayon pong TGIF Quiapo de Pebrero a 10, taon 2023. At next week, magkarinigan, magkasama-sama po muli tayo. Dito rin po sa MP lang may todong lakas. At syempre sa Channel 23, ating pong Aliw 23, mga katodos. Maraming salamat sa mga nakasama ho natin sa News Center at sa ating mga big boss, sa ating mga sumubaybay, mga nakinig at sa mga nanood po, hindi lamang po sa ating pong bayang Pilipinas kundi sa ibang panig ho ng mundo. Muli po, ito po yung Lingkod Runa Sino next week, alas 5 hanggang alas 6 pa rin po ng umaga sa Pinoy Gising. At susunod na po, mga katodo, susunod na po ang tandem ni na David Oro at John Ibanez. Muli po, ito po si Druna Sino, bumabati po sa inyo ng Pinoy Gising! Pinoy Gising!